it recommended by the dentist, the portable oral irrigator. Kung meron kang sensitive na dental na naka bridge, okay, this is it, the oral irrigator with the complete inclusion, toothbrush, irrigator, yung pagtanggal ng tinga. Mahal naman itong toothbrush na to. Ganyan siya, kompleto. Merong toothbrush. Rechargeable siya eh. So, this is the inclusion. Merong toothbrush. Actually, dalawang toothbrush. Kasi may spare. Tapos, yun, ito yung irrigation. Tapos, ito yung tang. Tapos, ito pang tanggal ng mga tinga-tinga. Ayan, o. Tingnan nyo. Ayan. Ganun. Kaya, ang mahal. We have to keep this. May kasama siyang pouch na pwede siyang dalhin sa travel. This is for Anzo, not for me. This is for Moonhong. Not for me. We will take care of this. Okay, mahal siya. Mahal. Para lang sa toothbrush at saka pag-alaga ng ating gums at saka yung fridge. Nandito ako sa CR. Hindi yung kung ano yung alam mo guys, kailangan talaga maging practical tayo. Natutuon ko talaga kay Anson. Yung ano ko na, siya na nga may pera. Hindi siya yung tipong kuripot, kundi natuto sa buhay or matuto siyang gumastos. Marunong talaga siyang gumastos. Priority ba yan? Needs ba yan na kailangan talaga? Or wants lang natin? Kaya, natuto talaga ako. Yung mga bagay na hindi naman kailangan talagang bibilhin, kailangan matuto tayong magpaliban. Lalong-lalo na nung na-lesson learned na tayo, yung na-leksyon na tayo doon sa dumating yung pandemic na almost mahigit 3 years. Ganun. Ang hirap-hirap kaya na walang-walang ang dadamputin. Kaya ano man merong bagay na ma-achieve mo, hindi mo naman pwedeng ibenta. Kasi hindi naman lahat ng tao meron na bumili ng sinasala mo o binibenta mo. Kaya kailangan talagang mag-own na meron kang dudukotin. Doon talaga ako natuto sa kanya. Grabe talaga siya mag-disiplina sa sarili niya, sa bulsa niya. Kasi yung pera niya, siyempre hindi naman natin masabi na yung talagang masabi mo na mayaman katulad sa iba, kasi negosyante tayo, simpleng tao lang naman. Tapos pagwaldas ka pa, makahawa ka ng pera, makawalan mo ka agad. Hindi na ngayon guys, iba na. Kaya yun ang palagi niya sinasabi, hindi tayo mayaman, hindi tayo sobrang mahirap, basta yung kategory yung tinuturo niya sa amin maging komportable sa buhay. Kasi ang sarap mamuhay ng komportable guys, basta marunong ka humawak ng perang meron ka. Huwag yung labas ng labas, labas ng labas. Kaya gamitin talaga yung utak. Needs mo ba yan? O wants mo lang yan? Pwede naman ipagpaliban. Busugin mo na lang yung mata mo. Ganun, totoo pa na talaga. Kasi masarap mamuhay na meron kang dudukutin. Hindi mo umaasa ka sa o binibilang mo na hindi pa dumating. Ang hirap pa eh. Pasensya na sa mga ano, pang gym niya yan. Binababad ko yung nabasa niya ng pawis sa gym, kaya nandyan niya. Kaya dapat, kailangan guys, matuto tayong humawak ng pera natin. Ngayon lang ako talagang natuto sa kanya. Tinuturoan niya ako kung paano gastusin sa tamang paraan yung pera. Kasi hindi ka pwedeng magsali kung sa ilunggo sa wala pa. Yung idodrawing mo na nawala pa. Laban sa hanganga. Totoo yun. Kaya natuto talaga ako. Ang sarap mamuhay na komportable. Ganun lang.